Nakasiksik sa loob ng mga dahon ang magkasamang uod at mga itlog. Kapag ganito na ang nakita, simula na ng malaking problema para sa mga magsasaka. Ang uod na kung tawagin ay army worm o harabas, ang pesteng sumisira ngayon sa mga taniman ng sibuyas dito sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Dalawa o tatlong linggo pa dapat bago ang anihan, pero kailangan na itong agahan. Napaaga po ngayon yung harvest. Malalaki pa nga po yung ugat, na-harvest na po namin. Kesa naman? Kesa po maubos ng uod, kinukuha na po namin. Kapag sakto sa panahon, ganito kalaki ang sibuyas na naka-harvest nila rito. Pero dahil meron ng problema sa army worm, ganito na lang kaliit na sibuyas ang kanilang nakukuha. Ang mga sibuyas na ganito kaliit, sobrang baba na raw ng presyo sa pamilihan. Dumadaing na ang mga magsasaka. Walang maisaing, walang pambawa ng bata. Ng pambayad sa utang. Sa 1,000 metro kwadrado ng taniman ng sibuyas, nasa 20,000 piso ang puhunan ni Orlando De Leon. Pero dahil sa army worm na ilang taon ang namemese sa kanila, laging bagsak ang kanilang kita. Sa ngayon talaga 3 taon na ala kaming kinikita. Bagsak. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, Nueva Ecija ang number one producer ng sibuyas sa bansa. Noong 2016, kalahati ng sibuyas na inani sa bansa galing sa Nueva Ecija. Sa buong probinsya ng Nueva Ecija, 770 hectares ang taniman ng sibuyas sa 12 syudad at bayan ang apektado ng pananalasa ng army worm. Nasa 40 million pesos ang halaga ng pinsala na inaasahang lolobo pa sa mga darating na araw. Climate change ang isa raw sa mga dahilan ng pagdami ng army worm. Pag mainit ang panahon kasi, mas napapabilis yung pagkapisa ng army worm. May ikli yung inog ng buhay niya. So, mas mabilis siya mag-multiply. June Veneracion, GMA News.